Nako, ang India ay gumawa ng isang napakalaking hakbang sa pagtetest nito ng kanyang nuclear missile at naghahanda na laban sa China. At dahil dito, ang China ay lubusang nagalit. Ano nga ba ang kahantungan ng bagay na ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isang napakalaking hakbang sa kredibilidad ng kakayahan ng nuclear weapons ng India ang matagumpay na pagsusuri ng India sa kanilang ICBM na may maraming warheads, at pagkatapos ay sumunod ang isang napakalaking investment, ang matagumpay na pagsusuri ng India sa kanilang Agni-V Land-Based Intercontinental Ballistic Missile o ICBM na may maraming independently targetable re-entry vehicles. Noong nakaraang linggo ay nagpapakita ng isang mahalagang hakbang sa ambisyon ng bansa sa larangan ng nuklear. Kahit na isang magulo at magkakaibang mga salita, ang mga Mirved missiles ay natatagi dahil ang isang missile ay nagtadala ng maraming mga nuclear warheads sa kanyang ilong, kung kaya't isang missile lamang ang kailangan upang bumomba sa maraming targets at mas madaling makaiwas sa mga lokal na depensa. Ayon sa tweet ni Prime Minister Modi sa Twitter, ipinalam ni Modi ang matugumpay na pagsusuri ng misyon Divyastra. Matugumpay na isinagawa ng India ang unang flight test ng missile na Agni-V na may multiple independently targetable re-entry vehicle technology. Sa simpleng salita, habang ang isang tradisyonal na ballistic missile ay maaaring bumomba sa isang target lamang, ang paglagay ng maraming independently targetable re-entry vehicle sa loob ng isang missile na madalas kasama ang mga decoy ay nangangahulugang marami ang mga target sa loob ng daan-daang kilometro ang maaring mabomba ng sabay-sabay. Ito ay nagbibigay ng mas malaking pag-asa sa agresor na ang ilan sa mga nuclear warheads ay makakaiwas sa mga hakbang sa depensa. Sa kaso ng India, pinaniniwalaang ang Agni-V ay maaaring magdala ng 4 o 5 warheads bawat missile. Bagano walang opisyal na bilang ang ibinigay, ito ay ang 10th pagsasagawa ng Agni-V mula pa noong 2012. Ngunit ito ang unang pagsusubok sa MIRV technology na binuo ng India. Mas maraming pagsusuri pa ang kinakailangan bago may deploy ang kakayahan. Pinuri ito ng Indian Prime Minister Narendra Modi. Ang MIRV technology ay hindi bago. Noong 1970, unang inilabas ng Estados Unidos ang isang MIRVAD missile na Minuteman III na binuo upang lampasan ang Soviet anti-ballistic missile defense na naka-install sa panahon na iyon. Ang Britanya ang unang naglagay ng Mirved missiles noong 1982 kasamang American Developmental Assistance at ang Pranses, Soviet noong 1988 at ang China noong 2015. Ang MIRV technology ng Pakistan ay patuloy pa rin sa pag-unlad. May mga hinalang ang Israel ay meron na ito at ang kakayahan ng North Korea ay patuloy pa rin sa huli. Ang matagumpay na pagsusuri na ito na naganap bago ang pangkalahatang halalan sa India na magsisimula sa Abril ay nagpapakita ng malakas na seguridad sa bansa ni Modi at sa kanyang Bharatiya Janata Party. Bagamat isang mahalagang tagumpay ang teknolohiyang ito, ay kailangan pang paigtingin bago ito ma-deploy. Gayunpaman, kapag na-deploy na ito, magiging malaking tulong ito para sa kredibilidad ng nuclear arsenal ng India. Kakibat sa China, ang inaasang saklaw na Agni-V na higit sa 5,000 kilometers ay nangangahulugang ang India ay maaring pumomba sa mainland China. Ngunit higit sa lahat, ang Mirved warheads ay nagbibigay sa India ng tiwala na hindi lamang makakarating ang kanilang mga warheads sa mga target, kundi maaari itong makaiwas sa anumang hinaharap na mga missile defense system na ilalagay ng China. Ang mga nuclear weapons ay nangangailangan ng kredibilidad upang pigilan ang isang agresor, at ang bagong Mirved capability ng India ay magbibigay ng critical na kredibilidad. At dahil dito, ang China rin naman ay makikita natin ang kanyang pagka-agresibo sa kanyang pagpapalakas din sa kanyang bansa. Dahil sa ginawa ng India na pagtetest ng missile, ay lalong tumitindi ang tensyon sa China at India. At ano sa tingin nyo, mga kaibigan, ang mangyayari pagkatapos ng bagay na ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Isaiah 26 verse 3, Panginoon, bigyan nyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Kaibigan,
ang kapayapaan ng taong lubos na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos ay lubos-lubos na mabibigyan siya. Tayo ay higit na magtiwala sa ating Panginoon sapagkat alam niya kung ano ang mas nakakabuti sa atin. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos at purihin natin siya magpakailan pa man. Salamat sa pagdinig mga kaibigan at tayo'y manalangin. Ama naming panalmang Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa amin. Ang mundo Panginoon ay magulo, tumitindi ang mga tensyon sa pagitan ng mga bansa. Ngunit nawa Panginoon ay ito po ang magiging hudyat upang lumalim ang aming pong relasyon sa inyo. Lumalim ang pagkakaunawa po namin na inyo pong pagmamahal sa amin. Tulungan kayo Panginoon na kumapit sa pananampalataya at bigyan kami ng kaisipan ng kapayapaan. Purihin ka o aming Panginoon Diyos at salamat sa aming Panginoon Jesucristo na siyang nabayubay sa krus upang kami Panginoon ay may pagkakataon ng buhay na walang hanggan. At makakapiling po namin ang aming mga mahal sa buhay kasama ng aming tagapagligtas ng aming Panginoon Jesus at kayo po sa langit na bayan. Purihin ka o aming Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkakasala sapagkat ito aming sabot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.